Mga ka-teammate, Sol Mercado, legit na nagbalik na. So good news yan. And Jeff Chan, gagawin nga bang trade asset ng Hinebra? So yan nga mga ka-teammate, ang ating mga tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, so patungkol nga muna tayo rito kay former barangay Hinebra guard Sol Train Sol Mercado. So matatandaan namang matagal nang nawala sa Hinebra si Sol Train since nga po nang matrade ito. Pero yung pagsuporta nito sa kanyang mga kaibigan na former teammate niya sa Hinebra ay talaga namang solido. Dahil kung mapapansin nyo, Linggo nung gabi nanood nga po or spotted ang former Hinebra guard na si Sol Mercado na nanonood ng laro kung saan nasa likod lang ito ng bench ng barangay Hinebra. So pansinin natin na nasa mata niya na gustong gusto niya ngang makabalik sa action or paglalaro. So sa ngayon nga si Sol Mercado is unrestricted free agent to. So sa estado niya nga pwede siyang pumili ng team na pwede niyang paglaruan kung may mag-offer man sa kanya. So makukuha siya ng walang kapalit. So ayon nga sa nabasa nating post ni Hinebra Never Say Die kung saan nakasaad rito credit po, Sol Mercado is ready to play again in PBA and hopefully get last chance to wear Hinebra jersey in his last dance of PBA career. So bilang opinion natin rito why not, diba? Sa ngayon nga si Sol 37 year old pa lamang yan. So malakas pa to at maligsi kung mapapansin nyo. Sa katawan nga niya, wala pa rin namang pagbabago, fit na fit pa din. At bukod dyan, kung halimbawa mang mapunta or kuwanin muli ito ng barangay Hinebra, ay hindi nga sila mahihirapan mag-adjust rito. Dahil kung tutuusin, isa si Sol sa talaga namang masasabing may puso kung maglaro ito. At nasa kanyang katangian yung pagiging NSD. Kung mapapansin nyo, nung panahong nasa Hinebra pa ito, kahit ipagbanggaan niya katawan niya kahit sa mga big man or import man ng kalaban ay ayos lang sa kanya. Ang mahalaga, manalo sila. Yun bang bigay todo? So pansinin rin nga natin mga ka-teammate kay Sol, no? Kahit binitiwan na siya noon ng Hinebra, dito't dito pa rin nga natin siya madalas makita. Hindi man sa bench ng Hinebra o sa team ng Hinebra, pero sa mga kaibigan niya na kasalukuyang player ng barangay Hinebra. So bilang kaalaman lang, no, at opinion, alam nyo bang panahong nasa Hinebra pa si Sol Mercado, eh lahat halos kasundo niya. Hindi lang isa, ang kaklose niya rito, halos lahat pa nga example na lang rito. So tingnan nyo naman to mga ka-teammate, ganito kabait si Sol sa mga teammates niya dito, at ganito rin siya kasuporta sa teammates niya. So sana nga kung makita man natin si Sol sa ngayon na nasa likod lang ng Hinebra na taga-suporta. Sana dumating muli yung araw na isa na muli ito sa sinusuportahan ng mga fans ng Barangay Hinebra. And about naman rito kay Negros Sniper, Jeff Chan. So ayon nga sa nabasa nating post ni PBA On The Go, nakasaad nga rito credit po. Naku, ginalingan ni Jeff Chan. May trade asset na naman Hinebra. So bilang opinion nga natin dito mukhang di naman magiging trade asset ng Hinebra si Jeff. So kung tatanungin nyo kung bakit, si Jeff Chan mga ka-teammate ang patuloy pa rin hinuhulma ni Coach Timko ng opensa
kahit na ito'y veterano na. So pinapalabas pa nga rin po ni Coach Tim yung pagiging gunner niya, kung ano siya dati. Si Jeff Chan nga yung guard or small forward na may lisensya talaga sa Hinebra na tumira ng tumira, dahil legit shooter nga siya. So sa totoo lang, maibalik lang yung magandang playing time muli nito, siguradong puputok muli ito. So maraming nagsasabi na wala na nga raw ibubuga itong si Jeff. Pero dyan nga po sila nagkakamali, dahil bukod sa shooter itong si Jeff, isa nga rin po itong slasher. So gumagana nga po siya sa loob at labas, hindi gaya ng ibang player na pag napapaposition sa opensa gaya ng 3-point area, eh dun lang talaga nag-i-stay sila. Pero ibahin nyo itong si Jeff, bukod sa 3-point shot na kanyang ibinabanat, dumadrive nga rin ito patungong basket. Bukod dyan, sa pagiging slasher niya, kaya niya nga rin pong bumasag ng mga depensa. So sa ngayon nga sana, eto na yung timing muli na mabigyan siya ng magandang playing time. Dahil sa napapansin nga natin rito, nasa timing na muli yung kondisyon niya. So about naman dun sa trade asset issue, para sa atin ha, malabo. Lalo na't ngayon, bumalik na muli yung dating shooting ni Jeff Chan. Pero kayo ang tatanungin mga ka-teammate, ano ang opinion nyo rito sa topic nating ito? So kung may opinion kayo mga ka-teammate, write your comment down below at ating pag-uusapan at papasadahan yan. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Patrick Sacro. Romeo de la Fuente. Enrico Ang Shoko. Edwin Duvibar. Arnold Salazar. Anthony Lucky Allen. Jason Calyado Brioso.
and Resti Rica Plaza.